pinayagan si Eve itago yung sulat ni Felix. Napakasama ko rin, Marina. Mabati yung isang bagay na nagpapasaya sa anak ko, pupunin ko pa. Baka nakakalimutan mo, si Roberto na ang asawa mo ngayon. Pag nalaman niya na pinapayagan mo si Evang itago yung mga sulat ni Felix, sigurado magsiselos yun. Malaking magiging epekto ng plano mo din sa bata, ah. Baka, pati siya, masaktan ni Roberto. Sorry na lang dun sa Eva na yun if I had to use her para makaganti ka na Melissa at Roberto. Ikaw na lang kaya magadad kay Eva sa Hotel Melissa. Sige, patay mo na mabuti si inay, ha? Pabalik ako agad. Mag-iingat kayo, ha? Sa wakas, may pagkakataon ako para tuluyan na ang umam niya. Mars, ano nangyayari dito? Sir, nag-isip po kasi ang coma patient. Excuse me lang po. Hello? Hello, ma'am. Ito po ba si Mrs. Sebastian? Ako nga ho, bakit? Ma'am, kailangan po kasi kayong bumalik dito sa ospital. Babalik din ako dyan maya-maya. Hatid ko lang yung anak ko sa bahay. Ah, okay po, ma'am. Pakibilisan na lang po magbalik dito. Bakit? May nangyari ba sa nanay ko? Ah, kasi po nagising na sa coma ang nanay niyo, ma'am. Ha? Ay, Diyos ko, salamat po. Sige, sige, babalik na ako dyan ngayon. Manong U-turn ho tayo, balik ko tayo sa ospital agad-agad. Maraming salamat po, ha? Kumamalasin ka nga naman. Papapatay ko na sana ang amor niya. Bakit kailangan pa niya magising? Hindi sila pwede magkausap ni Melissa. Kailangan hindi malaman ni Melissa na gising na ang nanay niya. Inay, tulungan niyo yung nanay ko! Huwag siya kaya mamatay, please!
consider na hindi lang simpleng hit and run ang nangyari kay Aling Amor. Eh hanggang ngayon, yung mga gamit niya, hindi pa rin nakikita. Makipag-coordinate niya kay Tagaytay Police. I-check niyo dun kung may hold-upan na nangyari sa malapit sa pinangyarihan ng krimen. Para makompare natin to kay Aling Amor. Okay, guys? Yes, sir. Yes, sir. Hello, police station. Sandali lang ako. Sir, para sa inyo, gusto kong malaman kung sino ang assign sa kaso ni Aling Amor. Sige. Salamat. Hello, sino to? Hindi na mahalaga kung sino ko. Ang mahalaga ay kung anong alam ko. Ano bang pinagsasabi mo? Kilala ko yung lalaking tumulak sa babae sa bangin. Na-aksidente si Aling Amor. Ano bang sinasabi mo? Opo. Aksidente. Pero sadya yun. Dahil nakita ko, tinulak niya yung babae sa bangin. More than 30 minutes mo na siya nire-revive. I-call mo na. Ha? Ano sasabi niyo? Hindi! Doc, time of death is 9:47 p.m. Hindi, Doc! Hindi pwede! Hindi mo na mo sa'yo narin ko yung sanay! Melissa, let her go. Wala nang inay mo. Hindi, Roberto, hindi! Nangako sa akin si inay! Nangako sa... Inay, natatago kayo pa ako. Kung sinabi mo, hindi mo kami iiwan. Di ba na iwanig mo kayo sa akin, inay! Inay, iwanig kayo sa akin! Huwag mo kayo mamatay. Huwag mo kayo mamatay, inay. Please, pakinawan, please. Baka prank caller ka lang na naghahanap ng atensyon. Wala ko ibang motibo, Teniente. Ayoko nga sana magsalita eh. Pero binabagabag ako ng konsyensya ko. Dahil dun sa nakita ko. Kung gusto mong tumulong, dapat pumunta ka sa presinto at di ka na tumawag para makwento mo sa amin ang totoong nangyari. Kilalang tao yung babanggain ko. Natatakot ako eh. Baka mamaya, balikan ako o yung pamilya ko kapag nagsumbong ako sa inyo. Alam mo, mahirap paniwala na sinasabi mo hanggat hindi mo nire-reveal ang totoong identity mo. Ako po nagdala sa babae sa ospital. Yun lang impormasyon na pwede ko ibigay. Pero bukas, tatawag ulit ako. Sisiguraduhin ko lang kaligtasan ko at ang pamilya ko. Tapos sasabihin ko sa inyo kung sino yung taong hinahanap ninyo. Hello? Hello? Lola.
ano yan? Sulat ba yung ginagawa mo? Opo. Para kay Lola ba yan? Sulatan mo siya sa heaven? Hindi po. Para po ito kay Daddy. Naawa po kasi ako kay Mami. Kaya gusto kong sabihin kay Daddy na bilisan niya ng paglabas sa kulungan. Kasi kailangan talaga ni Mami si Daddy. Nakikita ko po kasi nahihirapan na si Mami. Dahil wala na si Lola. Alam mo, Eva, hindi nyo na kailangan si Daddy Felix mo. Nandito naman ako para sa inyo ng mami mo. Hindi ko kayo pababayaan. Pati si Daddy Roberto, di ba? Hindi rin niya kayo pababayaan. Madali po sa akin magalit si Daddy Roberto. Saka, mas mabait din po yung totoo kong Daddy. Sino daw nakakita sa akin? Yun daw pong tao nang dala kay Aling Amor sa ospital. Ano ba kung sa matatagpuan yung taong yun? Nagtanong-tanong na ako dito sa ospital, Mayo. Alam mo na ang gagawin mo. Kailangan patahimikin mo yan. Hindi niya ako pwedeng maikanta. Kaya kapag nahanap mo na siya, patayin mo. Roberto, sino pinapapatay mo? Yung taong bumangga kay Naya Mora, tinutukoy ko. Gusto ko mahanap siya dahil sa ginawa niya sa nanay ng asawa ko. Kilala mo na kung sinong gumawa nito kay Naya Mora. Di pa nga eh. Pero pag nahanap siya, ipapapatay ko siya. Alam mo, Roberto, hindi ka Diyos. Kriminal man yan, o kung ano man nagawa niya, wala kang karapatang ipapatay siya. Nakita mo na nangyari kay Melissa. Halos hindi natin siya makausap ng matino. Kahit na, Roberto. Tawagan mo ulit yung kausap mo. May batas tayo para parusahan ng mga may kasalanan. Huwag tumiyan ang kamay mo. Salamat. Lisa, ngayon daw tatawag yung witness sa presinto. Kapag ready na siyang lumantad, dadalhin ka namin sa kanya. Para siya mismo magsabi sa'yo kung ano talaga nangyari sa namin. Pero hindi ho ba sabi niyo nagpakilala na siya sa inyo? Sabi niyo rin na siya nagdala kay Neymar sa ospital. Eh bakit hindi nyo na lang siya puntahan sa bahay? Parang humatapos na agad tong kasong to. Alam nyo, hindi na namin siya pinilit. Eh baka mas lalo pa siyang hindi tumistigo. May impluensya ang tao daw kasi yung bumangga at naghulog siya nanay niya sa pamilya. Pero Melissa, huwag ka mag-alala. Dahil kahit sino man tong taong ito, pagbabayari natin siya. Sino nga po din yun, te? Ilang taon din ang binilang bago nalatas ang kaso ko noon. Huwag naman sana gano'n din ang nangyari sa kaso ni Inay. Huwag mo nang ituloy ang balak mong tumistigo, Elmer. Tinulungan mo na yung babae. Dinala mo na sa ospital. Tama na yun. Eh, Myra, gabi-gabi na lang binabangungot ako eh. Hindi ako matatahimik hanggang di ko nasasabi sa mga pulis kung ano yung tunay na nangyari. Kinausap ko na sila. Handa silang bigyan tayo ng protection. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Pahala ka nga sa buhay mo! Elmer! Sino ka? Bakit kilala mo ako? Bilis ako, pare.
Pinapahanap ka sa akin ni Teniente Santa Maria. Willing ka ba talaga tumistigo? Oo. Mabuti naman kung ganun. Malulutas na rin ang kaso. Pero sino ba yung sinasabi mong kilalang tao na tumulak doon sa babaeng iniligtas mo? Yung mayor ng bayan nyo, si Roberto. Roberto Sebastian. Talaga? Mabigat na tao nga ang makakalaban mo niyan. Pero sigurado ka bang siyang nakita mo? Sarado makbo eh. Kaso, naawa ko sa babae. Kaya binalikan ko. Alam mo bang patay na yung babae yung tinulungan mo? Ano? Dapat palang makulong yung mayor na yan. Tara na. Hinihintay ka na sa presinto. Tagal ko naghintay dun sa ospital. Buti na lang sinabi nila sa akin na nandito daw kayo. Sorry po. Namatay na po kasi ang lola ko, kaya wala na kami doon. Sige, okay lang. Sige, alis na ako, ha? Baka kasi makita pa ako ng mami mo, awayin niya pa ako. Baka niya po kayo aawayin? Eh, ang bait-bait niyo nga po. Eva! Hindi siya mabait. Bakit mo siya kinakausap? Bakit, Rebecca? Sinisiraan mo din ako sa anak ko? Nagkakamali ka ng iniisip, Melissa. Wala akong ginagawang masama. Anong wala? Sige nga, sabihin mo sa akin kung anong ginagawa mo dito. Nandito ka sa burol ng nanay ko, pero hindi ka naman nakikiramay. Eva, anak, sabihin mo sa akin. May sinabi ba siyang masama sa'yo? Wala po, Mami. Tinutulungan lang po ako ni Tita Rebecca kay Daddy. Anong tulong yung sinasabi mo? Mami, kay Tita Rebecca po galing yung mga sulat ni Daddy. Dahil po sa kanya, para ko na rin po nakakausap si Daddy. Bakit, Rebecca? Anong gusto mong mangyari sa ginagawa mong paglapit kay Eva at kay Felix? Iniisip mo bang pag-uugatan to ng away namin ni Roberto? Para balikan ka niya? Hindi, Melissa. Nagkakamali ka. Sa maniwala ka't sa hindi, tinigilan ko na si Roberto. Iyong-iyo na siya. So, ano mong ginagawa mo dito? Ano mapapala mo sa ginagawa mo? Hindi ba ako pwedeng maawa sa anak mo? At kay Felix na nawalay sa anak niya? Katulad ko rin si Eva noon, nagkahiwalay din ang mga magulang ko at nawalay ako sa papa ko. Hindi ako naniniwala sa mga kasinungan niya, Rebecca. Pinabalaan kita. Layuan mo na ang anak ko. Dahil sa susunod na makita pa kitang kinakausap siya, hindi ako magdadalawang isip na ipapulis ka. Pero, Mami... Eva, anak. Nagsalita na si Mami, ha? Sige na, pumasok ko na sa loob. Tsempo talaga yan si Rebecca na wala ako dito eh. Alam niya kasi hindi ko siya sasantuhin eh. Paka talaga siya eh. Nagkukunwari pa siyang naaawa siya kay Eva. Ay, siguro gusto lang niya magkahiwala na naman kami ni Roberto. Ano pa nga ba, Mari? Alam mo, feeling ko ha, umaasa lang yan sila ni Felix na kayo ni Roberto makakatuluyan niya. Eh, hello?
Pwede ba mangyari yun? Si Roberto na mahal mo ngayon, pinakasalan mo nga, di ba? Pero, tika lang. Siyempre, sasabihin mo kay Roberto to, di ba? Susumbong mo to sa asawa mo para mapagbawalan niya si Rebecca lumapit dito kay Eva. Hindi na siguro, Ami. Nalaman ni Roberto na may tinatagong sulat si Eva galing kay Felix. Baka magalit pa yun. Baka kunin pa niya yung sulat kay Eva. Anak ko naman yung kawawa. Paano ngayon yan? Malabo namang lubayan ni Rebecca tong si Eva. Ababantayan ko na lang siguro siya. Para hindi na makalapit si Rebecca sa kanya. Hello. Siguro naman may good news ang pagtawag mo sa akin. Positive, Mayor. Iniligpit ko na rin yung na-request nyo. Pati yung asawa niya. Para wala na talagang kakanta pa. Good. Pero tandaan mo, may kulang ka pa sa akin. Opo, Mayor. Tumawag yung witness. Mukhang natakot na talaga ito. Huh? Hindi nyo ba alam kung saan siya nakatira? Bakit hindi nyo puntahan sa bahay? Pilitin nyo magsalita. Kung kinakailangan magbayad, magbibigay ako. Mayor, based ang sabi ng Tagaytay Police, wala nang tao sa bahay. Mukhang natakot na talaga siya nagtago. Ang sabi nila, nag-iwan sila ng tao doon. Pero sa tingin ko, hindi nang papakita yung Elmer na yun. Marami daw experience na ganito. Nagiging witness, pero dahil sa takot, naglalakong na parang bula. Pero Tiniente, paano naman si Inay? Ililibing ko na lang ba siya na hindi man lang nabibigyan ng hustisya yung pagkamatay niya? Since nagpapaka-messenger ka kay Felix at sa anak nilang dalawa ni Melissa. Pero until now, wala pa rin akong naririnig na success ang plano mong guloyin ang pagsasama ni Roberto at Melissa. What I did was to create a time bomb. Soon enough, sasabog din ang bombang inilagay ko sa kamay ng anak ni Melissa. At kapag nangyari yun, nasa akin ang huling halakha. Bakit ka may sulat mula sa daddy mo? Ibig sabihin mo nang iiwanan na ako ng mami mo. Hindi po. Nagsisinungaling ka eh! Salata kayo ako, nagsisinungaling, ha? Ano? Bakit? Sana lang, huwag pabayaan ni Roberto si Melissa at siya. Sana lang alagaan niya ang pamilya ko. Bakit? Mayroon sulat! Bakit? Bakit ako naman siya?